ito yung part 2 ng ating video mga kamaster. Bale, pinaiksi lang natin yung video kasi masyadong mahaba na mga kamaster. So, ayon sa aking diagnose troubleshooting, ang naging sira mga kamaster itong capacitor sa may horizontal section. Ito mga kamaster. Leak na siya. Bali 100 UF 160 volts yung capacitor mga kamaster. So papalitan natin ng bago mga kamaster. Check natin kung may shorted ba. Check natin tong capacitor. Pag chinek natin itong capacitor, leak na mga kamaster. So mga kamaster, check natin kung may shorted pa. Bali mga kamaster, ito yung naging sira. Wala naman mga kamaster. So, leak na siya. Leak. Based with my experience mga kamaster, madalas nasisira ito sa mga ganong troubleshooting. Mga ganong pag umiinit sira siya mga sa may horizontal master, bali wala na siya sa hindi na siya mag ang gagawin lang natin mga kamaster ay palitan natin ng bago same value mga kamaster ito papalitan 100 natin 100 UF 160 volts 100 UF palitan natin ng bago kaya magpapalit pa tayo ng resistor mga mga kamaster, ito yung ipapalit natin, i-replace natin. Bago. Bari ilalagay na natin guys yung ano. Ito naman pupunta ng CRT.
Ito naman yung speaker. Okay mga kamaster, testing natin kung okay na. Okay na yung ginawa natin. Bali mga kamaster, ang naging sira lang yung capacitor. Testing natin mga kamaster, sasaksak natin. Yung mga kamaster, buo na siya. Yung guwit dito. Okay mga kamaster, itest na natin ang ating ginawa. Tignan natin kung buo na yung kanyang horizontal. Ayun mga kamaster, wala na yung horizontal na sira. Buo na siya. At yun lang mga kamaster, sana abangan ninyo ang aking mga susunod pang mga video about troubleshooting ng electronics. Salamat mga kamaster and God bless to all.